Subok na ang galing ng mga Filipino filmmaker. Pero pagdating sa horror movies, kaya na ba nating makipagsabayan sa pananakot? Wala ito sa loob ng perya o karnabal. Pero ang bahay ni Jenny, misto lang ngayong horror house. Panatiko raw kasi talaga siya ng horror movies. Pag yung hindi horror na parang boring for me, unlike pag horror siya, yung excitement na nabibuild within me, yun yung mas na maganda. At sa lahat daw, pinaka natatakot siya sa mga Asian horror movies. Ano yan? Ay! Ito yung mga tipong talaga natatakot talaga ako, yung mga Asian horrors. Mula nga raw nung tinangkilig na makanluraning bansa ang The Ring ng Japan, kinilala ang mga bansa sa Asia sa husay sa paggawa ng mga pelikulang tumatalakay sa kababalaghan. Pero kung titignan daw ang kasaysayan, nauna na raw talaga tayong mga Pilipino sa paggawa ng ganitong mga pelikula. Taong 1940, nung lumabas ang pelikulang Halimaw, ang pinaniniwalaang kauna-unahang Asian horror film. Yun nga lang, walang naitagong kopya nito. Kung titingnan natin yung kuuna yung horror films sa Asia, sa Pilipinas, kasi kailan ba dumating kasi ang pelikula sa Asia? So, di ba? Kasi isa tayo sa pinakamaaga. I think buhay pa si Rizal noon, no? Meron ng pelikula dito. So, kumbaga, as early as then, nandito na yung pelikula. So, therefore, talaga mauuna tayo sa kahit anong genre. Mula noon, sunod-sunod na ang mga ginawang horror movies ng mga Pilipino. Hindi naman ito katakataka, lalo pat mayaman ang ating mga kwentong bayan pagdating sa mga karakter ng katatakutan. Hindi kayo makapasok! Oh, hindi kami makakapasok, pero hindi ka rin makakalabas! Unang-una kasi yung kultura ng Pilipinas, nagsimula yan talaga animist. So as an animist talaga, maraming mga espiritu, paniniwala sa mga espiritu, hanggang sa napunta na rin sa mga, yan nga, mga superstitious character na ganyan. Actually, very unique yun sa atin. Tapos regional pa yan eh. Kasi yung mga aswang, makikita mo yan, Visayas Park. Sa Tagalog, makita mo mga Diwende, mga Kapre, gano'n. So iba-iba pa, bawat regions. So kasi embedded siya sa kultura siguro ng mga regions na yun. Dapat kasi ang horror is psychological. Di ba, mas nakakatakot kung yung takot ay nailagay sa utak mo na nakakatakot. Hindi yung papakitaan ka lang na, yung gugulating ka lang na ganyan, no? It's the perfect time for us. Ang iba namang Pinoy horror films, pinagbasihan ang paniniwala natin sa mga espiritu, katulad ng sa pelikulang Ouija. Magtago ka lang. Ate Sandra? Sa atin ang impluwensya ng kanluraning kultura. May mga pelikula na tayo tungkol sa mga vampira. Aba, buhay na ganito. Kasama kita. Hindi kita iiwan. Pero ang isa na siguro sa pinakamatagumpay na Pinoy horror films, ang Shake, Rattle and Roll series. Mula noong 1984, mahigit 10 pelikula na ang nagawa sa ilalim ng trilogy na ito. Ilan sa mga klasiko nitong istorya, ang mahalay na refrigerator. Ipinakita rin ito ang paniniwala natin sa kulam. Experiment number 1 pa lang yan. At nagpakilala rin sa mga hindi malilimutang karakter, katulad ni Undin.
example, titingnan natin yung let's say yung Shake, Rattle and Roll, yung Evolution, no? Yun talaga yung pinaka-classic eh, na pwede nating sabihin na that's a good example of ano, a horror film kasi pinapasok sa utak natin yung horror, kakatakutan, at the same time, number two, siya yung naglalagay ng mga elements na purely Pinoy. Hindi naman talaga babaksa akong horror films kasi kumpara sa action films na talagang patay na at this time. Na kailangan mo ng malaking budget para magpasabog ng kotse, multiple camera placement. Ang horror film, kahit isang camera lang, kahit lumang bahay lang, na hindi mo kailangan ayusan at walang ganong makeup at costume, ay pwede kang gumawa ng successful horror film. Oh my God! Mga baby ni Janice! Producer ng Shake, Rattle and Roll series na Regal Films, tila wala talagang katakot-takot sa paggawa ng ganitong mga pelikula. Akala ng marami, sa imahinasyon na kami nabubuhay. Katunayan, may bago na naman silang pelikula na tumatalakay sa pinakapopular na sigurong kampon ng kadiliman sa Philippine mythology, ang Aswang. Ang pinaka-story to is about a girl. So, they were really taught yung ways and lifestyle ng isang aswang, kung paano ka mag-attack, kung paano ka maging tao, paano ka maging mabuhay sa mundo nito, na pwede ka rin at the same time mabuhay sa mundo ng ibang tao. So, itong babaeng to, she's struggling. Struggling siya in a way na ayaw na niya maging aswang. Pagdating sa effects, hindi lang daw sa ibang Asian horror kayang makipagsabayan ng kanilang mga pelikula, kahit paraw sa Hollywood. Kasi meron kaming live effects din naman eh, tsaka prosthetics. But at the same time, ini-enhance na lang namin ng computer graphics. But the source, ng pinaka-basis ng paggawa ng pelikula is dapat maganda na yung nakikita mo sa set. And the rest, yung computer part, should just be enhancements. Napatunayan na yan ng pelikulang Sigaw ni Direktor Yam Laranas. Kuwento ito ng isang ex-convict na tumira sa isang lumang gusali kung saan lagi niyang naririnig ang pagpapahirap ng kapitbahay niyang pulis sa asawa nito. Hindi man ito gumamit ng mga karakter, halaw sa mga Pinoy mythological characters, naging epektibo pa rin ang estilo ng pananakot. The horror is more grounded, which means the horror is more real. Hindi siya, kunyari, nagsaslide na black lady or white lady. Hindi siya yung mga bigla na lang may hakalbot sa'yo, kakalmot or whatever, or hihila sa'yo from under the bed. Hindi siya jump scares, it's more psychological. Dahil critically acclaimed ang Sigaw, ginawan pa ito ng Hollywood version, ang The Echo, na si Laranas din ang nag-direct. Bagamat ipinagmamalaki ni Laranas ang narating ng kanyang pelikula, hindi raw dapat tayo makontento sa pagkakaroon ng Hollywood version ng mga pelikulang Pilipino. Tulungan mo kami. It shouldn't be our objective na to make horror films para ma-remake eh. In fact, I would be more proud if I make a film and it will be screened in, let's say, worldwide or US or Canada na may subtitles. Ngayon, may bago siyang pelikula, ang The Road. Kuwento ng grupo ng mga magkakaibigan na nagkaroon ng masasamang karanasan sa tuwing napapadaan sila sa isang tila haunted na kalsada. Everything that they will see in the road, to me, nakita na nila. Meaning, nakapag-drive na sila sa ganitong klaseng road, nakapag-stop na sila sa ganitong klaseng road, nasiraan na sila sa ganitong klaseng road. So which means, pag-uwi nila, after manood ng sine, siguro ayaw na nilang bumalik dun sa dati nang inuwian or dinadaanan. That's something we want to deliver. That the realness or the truth in the story will give the scares talagang 100%. Hindi ako mag-iisa dito sa kwarto. Maging sila raw mismo na gumawa ng pelikula, nakadama ng kakaibang takot habang kinukunan ang mga eksena. Nung pumunta lang kayo sa set nung The Road namin, sobrang nakakatakot na parang wala talaga pupunta dun sa lugar na yun. Kaya hindi rin kami masyadong nahirapan sa mga sasakyan na dumadaan kasi wala talagang dumadaan dun. Sobrang haunted, sobrang layo. Ayaw namin magstay dun sa set kasi sobrang
creepy. Tayong mga Pilipino, kung ano-ano nga ang mga kinatatakutan. Kaya ganun din kadami ang paghuhugutan natin ng mga kwento ng kababalaghan para gawing pelikula. Pero ang mas nakakatakot dito, kung hindi natin malinang ng husto ang husay natin sa larangang ito.